Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Ang mga layunin na ipaliliwanag ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Na ibibigay ang mahalagang batas na naisagawang asembleya ng Pilipinas at ang naging pagsalungat ng mga Amerikano sa pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsarili. Ang mga batas pagsasarili: Batas Cooper, Batas Jones, Batas Hillhouse Cutting, Batas Tidings McLaughlin. Ang Batas ng Pilipinas 1902 o Batas Cooper. Ang Batas Cooper o mas kilala sa tawag na Batas ng Pilipinas ng 1902 ay isang batas na ipinatupad ng Estados Unidos sa Pilipinas noong 1902. Ipinagtibay ito noong ikalawa ng Hulyo 1902. Ito ay nagtakda ng pagbibigay ng mga karapatan sa malayang pananalita at pagpapahayag. Kalayaang huwag mabilanggo dahil sa pagkakautang, pagiging pantay-pantay sa harap ng batas, at kalayaan mula sa pagkaalipin. Ayon din sa katipunan ng karapatan, dalawang Pilipino na kasapi sa komisyon ang maaaring ipadala bilang kinatawan ng Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos. Sa bisa ng batas na ito, itinatag ang Asembleya o Batas ng Pilipinas. Noong Hulyo 30, 1907, ginanap ang halalan at ang pagpapasinaya ay ginanap noong Oktobre 16, 1907 sa Grand Opera House. Naging speaker si Sir Dios Menya at si Manuel Alqueso naman ang pinuno ng higit na nakararaming kasapi. Nahirang din sina Benito Legarda Sr. at Pablo Ocampo bilang kinatawan ng Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos. Batas Jones o ang Philippine Autonomy Act. Ito ang batas na nagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaang magsarili at pangako ng pagkakaloob ng kasarilan sa Pilipinas sa lalong madaling panahon kapag nagkaroon na ang bayan ng isang matatag na pamahalaan. Ito ang pinakamahalaga at pinakamataas na batas ng Pilipinas simula ng 1916 hanggang 1935 nang pagtibayin ang saligang batas ng Pilipinas. Ang Philippine Autonomy Act of 1916 na lalong kilala sa tawag na Batas Jones ay pinanukala ni Kinatawan William Atkinson Jones ng Virginia, USA at nasa batas noong ika-29 ng Agosto 1916. Ayon sa preamble ng Batas Jones, babawiin ng USA ang soberanya nito sa Pilipinas at kilalanin ang kalayaan ng mga Pilipino makaraang magkaroon ng Pilipinas ang isang matatag na pamahalaan. Isa pang mahalagang probisyon ng Batas Jones ang pagtatatag ng lehislatura na may dalawang kapulungan, ang Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan. Ang Senado ay bubuuin ng 24 na kasaping inihalal at 80 naman sa kapulungan ng kinatawan. May dalawang senador naman ang itinalaga ng Gobernador General upang magsilbing kinatawan ng mga Pilipinong hindi Kristiyano. Bagamat Batas Jones ang unang batas na nagbigay ng pangakong kalayaan sa mga Pilipino, hindi tinukoy kung kailan ipinagkaloob ang pangakong kalayaan. Batas Hillhouse Cutting. Ang batas na ito ay pinatupad noong Enero 17, 1933. Ito ang unang batas sa Estados Unidos
na pinasa para sa pagtatanggal ng pagiging kolonya ng Pilipinas. Noong Disyembre 1932, nakatagpo ang mga dating Pangulo ng Pilipinas na sina Osmeña at Rojas ng mga kampi sa katauhan ni Herhouse Bronson Cating at Butler Hare ng Kongreso ng Estados Unidos na nagpanukala ng batas Herhouse Cating. Dumaan sa matinding pagsusuri ng Kongreso ang nasabing panukalang batas. Makaraang ang halos 8 buwan na ipasa rin ito. Itinadhana ng batas na ito ang pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas pagkaraan ng 10 taon ang pagtanggap sa Estados Unidos ng 50 Pilipinong migrante taon-taon at unti-unting pagpapataas ng taripa sa mga produkto ng Pilipinas. At sa wakas, nabigyan ng kalayaan ang Pilipinas noong Hulyo 4, 1946. Dumako naman tayo sa Batas Tidings McDuffie. Ang Batas Tidings McDuffie, opisyal na pangalan, Batas sa Kalayaan ng Pilipinas, pampublikong batas bilang 73 hanggang 127 na inaprubahan noong ika-24 ng Marso taong 1934 ay isang federal ng batas ng Estados Unidos na nagkaloob ng nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas at ng kalayaan nito mula sa Estados Unidos pagkatapos ng 10 taon. Noong 1934, pinamunuan ng Pilipinong politikong si Manuel L. Quezon ang misyong pangkalayaan ng Pilipinas sa Washington, D.C. na nagtagumpay sa pagpapatibay ng Kongreso sa batas na ito. Kabilang sa mga probisyong tinutulan ng misyong pangkalayaan ni Manuel L. Quezon ang pananatili ng base militar sa Pilipinas, ang walang katiyakang kapangyarihan taglay ng High Commissioner at itatalaga sa Pilipinas, at ang limitasyong kaugnay sa pagpasok ng mga Pilipino sa USA. Dumako naman tayo sa mga misyong pangkalayaan. Nagsimula ang misyong pangkalayaan taon 1919 na pinamunuan ni Manuel L. Quezon na ang layunin ay magbigay ng rekomendasyon sa Kongreso ng Estados Unidos upang itakda ang kalayaan ng Pilipinas. Sinundan ito ng taong 1921 na si Manuel L. Quezon pa rin ang siyang namuno sa misyong ito na ang layunin ay ipahayag ang pagsalungat sa ulat ni na William Cameron Forbes at Leonard Wood na ipagpaliban ang pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Taon 1922, pinangunahan ni na Sir Osmeña Sr. at Manuel L. Quezon ang misyong pangkalayaan at ang layunin ay ipagpatuloy ang paghingi ng kalayaan. Taon 1923, pinamunuan ni Manuel Rojas ang misyong pangkalayaan na ang layunin magbigay ng pahayag tungkol sa tunay na kalayaan at kalutasan ng alitan ng mga mambabatas na Pilipino at Leonard Wood. Taong 1924, pinamunuan ni Sir Osmeña Sr., Manuel L. Quezon, Claro M. Recto at Manuel Rojas ang misyong pangkalayaan na ang layunin itaguyod ang panukalang batas ni Fairfield tungo sa kalayaan ng Pilipinas sa paniniwalang ito ay maibibigay ng Estados Unidos. Taon 1926, pinamunuan ni Sir Osmeña Sr. ang misyong pangkalayaan na ang layunin ay humingi ng kalayaan. Taong 1927,
pinamunuan ng misyong pangalayaan ni Manuel L. Quezon na ang layunin pabulaanan ang ulat ni Coronel Carmi Thompson tungkol sa Pilipinas. Taong 1930, si Manuel L. Quezon pa rin ang namuno sa misyong ito na ang layunin ay muling humiling ng kalayaan. At doon nagtatapos ang ating aralin. Atin naman basahin ang ating panuto, sagutin ang tinutukoy sa bawat katanungan. Anong batas ang mas kilala sa tawag na batas ng Pilipinas ng 1902? Ang tamang sagot ay Batas Cooper. Anong batas ang mas kilala bilang Philippine Autonomy Act? Batas Jones. Anong taon nagsimula ang misyong pangkalayaan? Kung ang sagot mo ay 1919, ikaw ay tama. Sino ang namuno sa misyong pangkalayaan noong 1923? Ang tamang sagot ay si Manuel Rojas. At sino naman ang namuno sa misyong pangkalayaan noong 1930? Si Manuel L. Quezon. At yan nagtatapos ang ating aralin. Salamat mga bata, hanggang sa muli.